Takot ka bang mag-IELTS katulad ko? My solution dyan, ang English ko ay hindi naman kagalingan. Pero pagdating sa IELTS, nagagawa ng paraan yan. Pag may willpower tayo, lahat may solusyon. At porsigido tayong gawin ang lahat para makuha natin ang required CLB ng employer. May mga bagay akong ginawa at nais ko pong i-share sa inyo. Tayo din naman ang magbe-benefit nito sa bandang huli. Manood hanggang dulo para malaman natin ang mga tricks na ginawa ko. Hi everyone! Welcome back to my channel. I'm Jen. At ngayon ay may bagong topic na naman tayong pag-uusapan. Welcome sa aking vlog number 6. Pag-uusapan natin, IELTS naman. General IELTS para sa immigration purposes or work purpose mo dito sa Canada. Pangalawa naman ay ang academics. Ito ay para sa mga estudyante o mga professionals na papasok dito sa Canada. Shout out kay Ma'am Grilin Oy Vlogs! Niya ay kung imposible bang makapasok dito sa Canada pag hindi tayo nakatungtong ng college sa atin? Ang sagot dyan, at least naka 2 years vocational course tayo sa atin. Ang katumbas niyan dito sa Canada ay K-12. Basahin din natin ito. Magkaroon tayo ng more ideas about sa educational attainment na required dito sa Canada. At shout out naman kay Tintin Sarmiento 4238. Ang tanong niya ay kung paano hindi tayo makakakuha ng Certificate of Employment Letter sa company. Huwag po tayo mag-alala, may solusyon po dito. Nangyari din to sa akin nung panahon na nag-process ako ng application ko. Since hindi ako binigyan ng recent employer ko ng Certificate of Employment Letter, ang ginawa ko ay naghagilap ako ng sagot sa internet. Nag-join ako sa lahat ng mga group about Canada, mapapinoy man yan o mabaibang lahi, basta makagather ako ng information, ay malaking tulong na yon. At doon ko nahagilap ang sagot ko. Ang unang ginawa ko ay nag-request ako ng salary certificate letter sa company ko. Search ako ng company logo. Kinuha ko yon at gumawa ako ng letter kagaya ng format sa salary certificate na ni-request ko from the company. Nung nagawa ko na yung letter, na problema ako kung sino naman ang mag-sign ng letter. Kaya, in-approach ko yung store manager namin at nakakuha ako ng signature. Napaka-importanting bagay. Dapat merong stamp ang letter natin para proof na legit ito. I believe na sa lahat ng mga company o mga stores o kahit saan man kayo nagtatrabaho, merong stamp yan. Sa store namin, meron kaming stamp na nandun na ang company logo at pangalan ng store. Yun ang ginamit kong stamp sa ginawa kong Certificate of Employment Letter. Shoutout din kay Mark Norona 1314. Pag may time po ako, mag-upload ako ng videos para din makatulong sa mga katulad kong dreamers na makahagilap kahit maliit na impormasyon about sa Canada. Lahat ng mga senior ko ay from my experience at real talk ito para ma-aware ang iba bago pumunta dito sa Canada. Shoutout din kay... Ito, mataas ang name niya. Hindi ko mabasa. Kaya isinulat ko sa papel at babasahin ko. Pasensya na po. Kay Maria Eral Sofia Lumang 8022. Shoutout po ma'am. Ang tanong niya ay kung pwede bang mag-apply as cleaner dito sa Canada kahit walang job experience na related dito? Ang sagot dyan ma'am ay mahihirapan po tayo dahil ang required ng immigration ay dapat ang pasok mo dito
is job-related. Kahit may 2 years job experience tayo na related sa inapalayan natin, ay magiging eligible tayo. Pero pag zero experience ka, ay malabo po yon. Ang trabaho dito sa Canada, walang age discrimination. Kahit na 70 years old ka pa, pagtrabaho ka pa, ay makakakita at makakakita ka ng trabaho. Try po nating basahin dito, ma'am, para po magka-idea tayo. IELTS na tayo. Ang haba-haba na ng introduction ko. Ang pagre-review ko ng IELTS ay may schedule para hindi malilito ang isip ko. Lalo na pag wala ka pa talagang idea kung saan ka magsisimula. Halimbawa, first week of the month, lahat yan puro speaking ang pag-aaralan mo. Second week, writing naman. Third week, reading. Fourth week, listening. Ganun ang ginawa ko para hindi ako malilito. Pangalawa, kailangan nating mag-memorize ng mga synonyms. Yung mga words na mostly ginagamit sa IELTS. Bawal ang paulit-ulit na words. So, ang technique dyan, pwedeng ulitin, pero sa ibang words naman. Pangatlo, kailangan nating mag-download ng mga app. Ito ay isa sa mga IELTS app na ginamit ko nung nagre-review ako. Dinownload ko siya sa App Store. Marami kang mapipili ang apps na sa tingin mo ay makakatulong sa'yo. Dapat mag-download tayo nun. Mas maraming topic na mababasa natin ay may tendency isa dyan labas sa actual test. Next, ito ay maraming against dito. Ito yung ginawa ko at malaking tulong to sa akin. Huminto ako sa pagpanood ng Korean teleserye. Dati mga Tagalog movies, noontime shows, hininto ko siya 100%. Pinalitan ko ng mga current events, nanonood ako ng CNN. Every day, nagbabasa din ako ng mga magazines, newspaper, lahat ng mga nandun sa apps. Nagbabasa ako sa isang araw at least dalawa. Next, nagre-review ako sa YouTube. Panoorin nyo si IELTS Liz. Helpful ng mga lecture niya. Simple pero maiintindihan mo talaga. At panoorin nyo din Learn English with Rebecca. Itong dalawang to ang lagi kong pinapanood. Malaking tulong yung lecture nila. Madaling tandaan. Next, kailangan nating isulat. Magno-notes tayo ng mga important points para pag nakalimutan, meron tayong guide kung ano ang tamang gagawin. Naalala ko nung nag-review ako ng speaking, nagsusulat ako. Yung sinusulat ko ay about naman ng isang topic sa writing. May dalawang module na kaagad ang nagawa ko. Halimbawa, nagsusulat ako ng writing ko, isang topic yon. Familiarize ko kung ilang sentence dapat sa isang paragraph, sa pangalawang paragraph, at sa pangatlong paragraph. Importante sa speaking ang pronunciation, intonation, ito yung taas at pagbaba ng level ng pagsasalita natin. Kaya ang ginawa ko, double purpose na. Katapos kong magsulat sa writing, practice, ay binabasa ko ito, nirecord ko yung binabasa ko gamit ang cellphone ko. So may dalawa kaagad akong module na na-review sa isang araw. Tapos pinapakinggan ko yung recording ko. Ini-improve ko sa susunod ng mga review ko. Kapala, kung saan tayo magaling na module, dapat galingan mo pa. Nakakatulong ito kung halimbawa sa isang module ay mababa yun. Mahila yung points mo. Next, nakikinig ako sa mga podcast. Yan. Baka yung prefer na podcast ay mas maganda. Pinaka-importante, dapat focus tayo. Maraming dasal. Ganyan. Walang imposible. Last tips na to. Speaking, huwag nating ulitin ang question. Huwag din tayong mag-off topic. Dapat nakasmile tayo at dapat eye contact. Dapat confident tayo. Huwag paulit-ulit ng words. Huwag gumamit ng simpleng words. Huwag sumagot ng pasigaw. Dapat alalahanin natin yung intonation para magandang pakinggan. Pagdating naman sa listening, kailangan lang ay makinig ng mabuti. Focus. Concentrate. Huwag niyong tingnan yung orasan sa harap niyo. Pag may nakaligtaan tayong isang hindi nasagutan,
ay dead mabels mo lang yun. Doon lang sa pakikinig, di na babalik yun. Pag nagsulat tayo sa answer sheet, dapat malinaw. Dapat tama ang spelling. Dapat aware tayo kung kailan tayo gagamit ng capital letters. At dapat basahin natin ang instructions. Pagdating naman sa writing, i-familiarize natin ang format. Merong formal, informal, at semi-formal. Sa reading naman, practice speed reading. Ang skimming, ito yung main idea of the text. Hanapin natin to. Huwag kang mag-worry kung hindi mo naintindihan yung the rest of the paragraph. Kasi pag nakita mo na, pag nahanap mo na ang main idea, ay makukuha mo na ang thought ng buong paragraph na yon. Kadalasan makikita mo to sa first paragraph ng story. Yung scanning naman, ito yung mabilisang pagbasa sa paragraph para makita mo ang specific info o specific answer na related sa tanong. Yun ang pinaka-importante nating i-practice pagdating sa reading. Pala, ang result ko nung kumuha ako ng IELTS. Hiling ko lang ay CLB6, pero ang nakuha ko ay CLB6.5. At least, nakuha ko ang required ni employer. I-check din natin dito sa site na to ang required CLB ng mga high-skilled foreign worker at ibang klaseng NOC. So, ang employer natin ay nag-required ng ganitong kataas na CLB, pero pag i-check natin sa website, ay makikita natin yung required ng immigration. Bonus points! May isang kabatch ako na nag-apply din dito at hindi niya nakuha ang required CLB ng employer. Ang nakuha niya ay CLB 5 lang. So, since sa immigration requirement ay CLB 5, ay kinonsider siya ng company. Hinar pa din siya at andito na siya ngayon sa Canada. Kung kaya ko, kaya niya din. Maraming salamat po sa pagpanood. Sana po ay may natutunan ulit tayo kahit papano sa video ko. Good luck po! Bye! God bless!